Hey yo, what's up guys? So ito na naman tayo, nagbabalik para sa isa na namang vlog. At for today's video ay pag-usapan natin, Raider pa din ba sa 2024? Well, syempre may init-init pang balita, no? Naglabas na naman ng bagong motorcycle si Honda Philippines, which is yung Honda Winner X. So katapat siya ni Raider Fi in terms sa underbone category, 150cc underbone category. So siguro naisipan ko na rin na ba't di tayo gumawa ng video about si Raider pa din ba ngayong 2024, kahit na inilabas na yung bagong Honda Winner X. So isa-isay natin yung mga bagay na pwede rin sabihin na pros ni Raider or cons ni Raider. So simulan natin sa pinakamahalaga, syempre engine or engine performance. So although si Raider ay 2016 model pa yung kanyang engine, so syempre kahit naman sabihin natin bagong model yung Raider natin, alam naman natin na yung kanyang engine ay 2016 pa talaga nilabas, or 2016 pa mula nung naging available sa market. Although meron sila mga konting improvement, hindi naman natin pwede sabihin na nabago talaga totally yung engine ni Raider. So 2016 engine performance ni Raider, okay pa din naman para sa akin, malakas pa din at sobrang reliable. Gaya ng motor natin, which is 2021 model and now 2024, 3 years and nakatakbo na rin tayo ng around 20,000 kilometers sa ating Raider, ay solid pa din ng kanyang performance at walang nabago. Same simula nung binili natin siya. So ano ba yung pros niya sa engine ni Raider Fi? So siguro yung pros niya ay yung power pa din. Kahit na may mga bagong naglabas ang 150cc motorcycle, ay top notch pa din talaga yung engine or yung power delivery ni Raider compared sa kanila. Isipin nyo, ang dami na nilabas na version ng ibang motorcycle, pero Raider still remains as one of the top motorcycle in terms of speed and power. So doon mga sabi mo talaga na sa engine performance, wala ka naman sabi sa Raider. Although may cons din yung engine Raider. Ano yung mga cons niya compared sa mga new releases ng underbone motorcycle? So yung ibang motorcycle gaya ng Sniper BBA or Sniper 1.5, tsaka itong ang bago, yung Honda Winner X, ay mayroon silang mga dinagdag sa kanilang engine. Gaya ng sa Sniper, meron na siyang BBA, so yung variable bulb actuation control na nakakatulong sa pagkapatipid at pagkapabilis ng motor. And meron na rin silang mga slipper clutch, if tama yung aking pagkakaalala. Unlike Raider, wala siya ng mga ganong feature. So masasabi ba natin na deal breaker yon? So siguro para sa akin, dahil siyempre nakapag-test ride na rin naman ako ng mga motorcycle na katulad ng Sniper BBA, ay hindi naman siguro ganung ka-dealbreaker. Ka-dealbreaker yung pagkawala ng feature ni Raider, katulad niya ng mga slipper assist na yan or slipper clutch. Although, siyempre mas maganda na rin kung yung Raider natin ay may ganun. So yun yung isa sa mga cons ng pagdating sa engine ni Raider. So kulang siya ng mga makabagong features na manatagpuan natin sa mga bagong releases ng underbone motorcycles. Huwag kayo iyak! So in terms of looks, napagkaiwan na ba si Raider pagdating sa looks? So for me, hindi. Although yung looks naman kasi ay subjective at nakabase sa kagustuhan or sa gusto ng bawat isa. Pero for me, yung forma at yung design ni Raider Fi ay hindi nahuhuli compared sa mga bagong releases ng motorcycle. Actually, ang gaganda ng mga vehicles ngayon eh.
yung mga colorway na lumalabas kay Raider. Next guys, lipat tayo. Pag-usapan naman natin yung mga new features. Yan, dito medyo luging-lugi si Raider sa mga new features. Although, ayan, gaya nakita nyo, naka-digital instrument panel naman tayo. Pero may mga bagay na kulang kay Raider. Gaya nung charging port. Ayan, wala tayo ng charging port. Kapag bumili tayo ng Raider FI, walang kasama ang charging port. Well, di naman siya deal breaker. Madali naman magkabit ng aftermarket ng mga charging port. Pero mga bagong motor kasi ngayon, almost lahat na ay meron na. Kasi talaga namang napaka-useful nun. Lalo na kapag bumabiyahe tayo ng malayuan or para sa mga kapatid nating delivery rider na kailangan lagi gumamit ng cellphone. So, isa yun. Wala tayo nun. Pero, overall, hindi naman siya deal breaker. At nitpicking lang. More of a nitpicking. Nag-RT-RT lang tayo na wala tayong gano'n. Ganun, power pa din kahit 2024 na, diba? Power talaga, hanap mo sa isang motor Raider na hunin mo. Sarap eh. Yun lang, sinabak tayo ng N-Box. De, biro lang. Ano pa ba guys, ang pwede natin sabihin in terms of kung Raider pa din ba ngayong 2024? So siguro isa lang din sa mga cons na lagi ko naman din sinasabi kapag sa Raider ay compared talaga sa ibang kategory niya, yun nga, yung headlight, mahina ang headlight ni Raider. Although yun yan, nagagawa naman ng paraan, pwede ka naman maglagay ng auxiliary lights para matulungan yung kanyang headlight. Pero kung stock to stock ang umasihan, wala. Talagang patay na patay yung ilaw ni Raider. Mahina talaga. Kahit sabihin pa natin na LED na siya. Isa pa guys, sa nabibitin tayo kay Raider ay yung kanyang gas tank or yung fuel tank capacity na 4 liters lang. Although sa iba, sinasabi nila na sakto lang daw yung 4 liters. Pero for me ay medyo nakukulangan. Sana ginawa man lang nila kahit na 5 liters. Yan siguro, more than enough. Pero kapag 4 liters kasi, tsaka medyo matakalakas-lakas din siyang lumaklak ng gas. You serious? So parang kulang talaga yung 4 liters na gas tank capacity ni Raider FI. So siguro yun lang yung masasabi ko ng mga bagay na nagmamatter in terms kung sulit pa ba si Raider ngayon 2024. Well, don't get me wrong guys, kung gusto mo ng Raider ngayong 2024, well, buy one. Kasi hindi ka pwede magsisisi kahit na may mga new releases na. So kung talagang Raider fan ka at matagal mo ng pangarap magka-Raider, go for it. Sulit pa din naman si Raider ngayon. Kahit meron ng Winner X, kahit meron ng Sniper 155, kaya pa din makipagsabayan ni Raider kung sa performance lang. Kasi di ba yung mga bagay naman na wala kay Raider, actually hindi naman siya nakakababa ng performance or hindi naman siya nakakabago ng riding experience. More on dagdag features lang talaga yung mga meron sa mga bagong motorcycles. So siguro, yun lang masabi ko, no? Sulit pa din si Raider ngayon 2024 at kayang-kaya pang sumabay sa mga new models at mga new releases. So siguro, hanggang dito na lang muna yung ating video for today. Kung mayroon kayong mga comments ay pakilagay nyo na lang dyan sa ating comment section sa baba. Eh medyo traffic na rin eh. Ang hirap magsalita nang nagda-drive.
Nainibago na naman tayo. Ngayon lakas ulit tayo nag-vlog-vlog. So siguro gano'n na nga. Kung hindi ka pa nakasubscribe ay pakiclick mo na yung subscribe button at pakitik mo na rin yung notification bell para lagi kang updated sa mga bago nating uploads. So yun guys, ride safe. Peace. Traffic to traffic.